Ang programang ito ay hatid sa inyo ng UB Express, your ultimate bus experience. Welcome back sa Panahon TV. Dahil hanging amihan na ang nakaapekto sa bansa, ano kayang inaasahang magiging lagay ng panahon ngayong araw? Narito ang forecast ng pag-asa sa piling lugar ng bansa. Dito sa Kabanatuan, Kalayaan, Calapan, Dumaguete at Rojas, asahan ng pangkalatang maaliwala sa panahon. Maliban na lang yan sa mga pulupulong pag-ulan, pagkidlat at paggulog pagdating ng hapon o gabi. Ang temperatura maglalaro yan sa pagitan ng 23 to 34 degrees Celsius. Asahan rin ang all good weather condition na magpapatuloy sa susunod na mga oras dito sa Catbalogan, General Santos, Tagbilaran, Surigao at Lipolog. Maliban na lang yan sa mga isolated rain showers or thunderstorms pagdating ng hapon o gabi. Dulot yan ng mga localized thunderstorms ang temperatura na abot ng 33 degrees Celsius. At dahil may bagyo na inaasa mag-landfall sa bansa, para naman sa mga kababayan nating balak mamasyal at sulitin ang init na dala ng araw, narito naman ang magiging lagay ng panahon sa tourist spots ng bansa. Asahan ang pangkalatang maaliwala sa panahon na magpapatuloy sa susunod mga oras dito sa Vigan, Banawe, Anilao at Puerto Galera. Ang temperatura maglalaro yan sa pagitan ng 13 to 33 degrees Celsius. Dahil hindi pa nga nakaka-apekto itong bagyong Rosing sa Pilipinas, asahan rin ang all good weather condition dito sa Taal, Naga City, El Nido at Camiguin. Maliban na lang yan sa mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan, pagdating ng hapon o gabi, dulot yan ng mga localized thunderstorms. Ang temperatura ang abot ng 33 degrees Celsius. Sa pabago-bagong panahon, ilan sa mga hayop ay na-extinct na o tuluyang nang namatay. Maging ang isang rare land species sa Pilipinas ay hindi makaligtas sa panganib na ito. Kaya naman isang executive order ang inilabas upang mapangalagaan ang mga hayop na ito. Alamin ang istorya kasama si DZRH News. Ang Pilipinas, biniyayaan ng nagagandahang tanawin na hitik sa mga halaman at hayop. Pero dahil sa paglipas ng panahon, ang mga ito nanganganib ng maubos. Isa sa mga critically endangered mammal sa bansa, ang tamaraw. Kilala rin sa tawag na Bubalus mindorensis, ang mga tamaraw ay endemic o makikita dito lamang sa Pilipinas. Kadalasang umaabot ng 180 hanggang 300 kilograms ang bigat ng isang tamaraw at may habang aabot ng 7.2 feet. Tanyag ito sa V-shaped horns na may habang 51 centimeters. Umaabot ng 300 days ang gestation period o pagbubuntis ng babaeng tamaraw. At kadalasay isang cuff o guya lang ang kaya nitong isilang kada dalawang taon. 25 years ang average lifespan ng mga tamaraw. Pero dahil sa pangangaso, pagpuputol ng puno, pagkakasakit at land conversion, unti-unting bumaba ang bilang ng mga ito. At tuluyang idiniklara bilang critically endangered simula noong taong 2000. Ayon sa DENR, ngayong taong 2018, mayroon na lamang 523 tamaraw sa probinsya ng Mindoro. Ang buwan ng Oktubre, itinakda bilang Tamaraw Conservation Month. Saklaw nito ang mas mahigpit na pagpapatupad sa Wildlife Resources Conservation Act o RA 9147. Ang batas, nagtakda ng pagbuo ng mga local ordinance para mapangalagaan ang mga tamaraw habang isinasaalang-alang ang karapatan ng mga mangyan, karampatang parusa sa mga sangkot sa pangangaso ng mga tamaraw o pagsunog sa mga critical habitat ng mga ito at ang pagkakaroon ng pondo para sa public awareness, research at monitoring ng nasabing hayop.
Ang bansang biniyayaan ng mga likas na yaman, binigyan din ng katungkulan para pangalagaan ang mga ito. Pero bago unahin ang personal na interes, naway isipin din ang kapakanan ng mga susunod na henerasyon. Para sa Panahon TV, ako si DZRH News Television.